Good morning. Kamusta? Okay, so even we are not in the classroom, I hope that you're doing all your assignments. Pinapanood niyo lahat ng video natin, no? So hindi kasi pwedeng tatamad-tamad tayo, otherwise, mapag-iiwanan tayo. So we are back in our subject, differential calculus. And our lesson for today is still topic number 6, which is the application of derivative. So last time, as we recall, we have discussed yung tangents and normal. This time, on the second part of our discussion under topic number 6, we're going to talk about angle between two curves. So again, bakit ba natin kailangan pag-aralan yung mga yung tangent and normal, angle between two curves? So lahat kasi ito, it falls under the equations. And the equation or any equation can be written or drawn in a form of a graph. So kailangan natin i-graph yung mga bagay-bagay. Now, like what I said, mabubuhay tayo sa mga graphs. So, yung mga equations na pinagsusolve natin, may equivalent, sorry, may equivalent na itsura yan sa graph. Okay, so let's start discussing the definition. Angle between two curves. The angle between two curves at a point of intersection may be defined as the angle between their tangents at this point of intersection. So again, ano ba yung tangent? So diniscuss ko before yan. Yung tangent is a line touches one point on the curve. So ano kinalaman ngayon nun? As we remember, di ba? Na paano ba nagkaroon ng differential calculus? Diba? If you still remember the differential calculus, okay, so draw ko lang ulit. Paano ba nakuha yun? Diba, meron tayong curve. Tapos along the curve, gusto natin kunin yung angle. Let's say at this point. Now, with respect sa horizontal line, this is the angle between the curve. So, pwede ba natin kunin yung angle na yun? Of course, hindi pwede kasi yung equation ng slope, which is equals to our tangent theta, which is in analytic geometry, delta y over delta x, or ito yung tinatawag ninyong rise over run. Yung delta, ibig sabihin, difference of the two values of y. So, hindi variable si delta. And delta x is x sub 2 minus x sub 1. So, magagamit lang natin to if we are talking about lines. So, this is only for lines. So, since this graph is not a line, this is a curve, we cannot apply the slope formula. So, ano yung ginawa ngayon natin dyan? Tatandaan ninyo. Yung point na to, considering this is point 1, nagkaroon ulit ako ng another point. Point 2. Diba? Tapos, connecting the two points, yan na yung second line. Now, yung second line na yan, we can solve for the angle of that line. So, second line. So, yung angle na to, let's say, beta is different from your theta, from our theta. Kasi yung theta is the angle between the curve. And yung beta naman is the angle of the second line. So, paano yung ginawa natin doon? Diba? Itong point na to, pinalapit natin ang pinalapit. Ano ba to yung distance na to? Actually, this is our
what? Delta x. Tapos itong part naman na to, this is our delta y. So, paano naging delta x ulit? So, this is our x sub 1 from this point. Tapos from this point naman is our x sub 2. So, it also follows our y. So, this is our y sub 1. Tapos ito naman, our y sub 2. So, if you're going to subtract y sub 2 and y sub 1, it will produce delta y. X sub 2 minus x sub 1 will produce delta x. So, ayun ang ibig sabihin na, no? So, again, i-redraw ko muna para medyo maayos ulit tayo. May nirecall lang natin yung ginawa ni Newton para ma-solve o yung nakuha niya yung differential calculus. So, what Newton did, yung point 2, pinalapit ng pinalapit until such time na halos close na siya sa point 1 at yung point 2. So, ano nangyari? Yung delta x, no, kung ito ay pinapunta kay point 1, si delta x, lumiit ng lumiit. No, before, ito si delta x, ito yung point, pumunta rito, ito na si delta x. Yung point, pumunta na rito, ito na si delta x. Hanggang lumiit ng lumiit, kasi si point 2 papalapit ng papalapit kay point 1. Now, if we're going to connect the two points, yung second line before, ito din second line. Ito kanina si second line. Okay, nung halos magdikit na yung dalawa, second line pa rin siya. Now, but, kung titingnan lang natin with our naked eye, ay parang isang point na lang yung tinamaan niya. Kasi sa sobrang liit na lang ng delta x. So, if we're going to get the angle of the curve, parang siya na rin yung angle ni second line. No? So, hindi na second line ang itsura kasi halos isa na lang yung point na tinatamaan ni line. So, siya yung nagiging tangent line. So, meaning to say, pwede na natin gamitin yung slope doon. No? Kaya, yung sinasabing delta y over delta x, diba yung delta y over delta x, if we're going to apply limits, ano yung limits? Yung delta x daw ay pinaliit until it is equals to 0, but not equals to 0. No? Hindi kasi pwedeng magpatong si point 1 at si point 2. Kasi nga masama pag nagpapatong. Okay, joke lang yun, ha? Ibig sabihin, pag nagpatong yung dalawa, wala na tayong kukuning equation. Kasi, point na lang meron tayo. Kaya, hindi natin pwedeng gawing delta x equals to 0. It must be just delta x approaches to 0. So, if the ratio between the two, okay, deltas, delta y and delta x, applied by the limits where delta x approaches to 0, it turns to become the derivative of y over derivative of x. So, yun yung pag-uusapan ngayon natin. I-apply ngayon natin, what if kung dalawa na yung curves? So, the angle between two curves at a point of intersection may be defined as the angle between their tangents. So, yung curve na dalawa, gagawin natin tangent line, no? Katulad ng ginawa natin dito. No, at this point of intersection. Okay, so para mas lalo maintindihan, so let's proceed. So, i-graph natin ng mas maayos. So, again, in the Cartesian coordinate system, if we have two functions nung dinrawing natin, let's say this is our function 1. Wait.
So if this is our function 1, nung dinrawing ko siya, ito si function 1. Say, f of x is of 1. This is the function 1. Huh? Next, if this is another function, say function 2 naman itong pangalawa na to, so ano ngayon yung mangyayari? We're going to find for the angle between two curves. So let's say that is our angle theta. Okay, so actually, apat yung mga angles dyan. Let's say, this is also our another angle. Pwede rin kasi nito. Pwede rin nasa baba. Pwede rin yung nasa kaliwa. So, pwede naman kahit saan dyan kunin natin yung angle. But, in general, okay, sa mga books, ang ginagamit natin is the angle up. No, but not necessarily again angle yung pinaka-angle na sa taas. No? Ang gusto lang nating gawin dyan, yung kukunin natin actually yung acute angle. No, halimbawa, yung apat na yan, ang madalas na hinahanap talaga dyan ay acute angle. Kasi yun yung pinaka-simplified angles, angle among angles. Bakit acute? Acute angle is an angle greater than 0 degrees but less than 90 degrees. Okay, so paano ko nasabi yun? Kasi, let's say, I have, let's say, solving for, kaya halimbawa, what is the value of a sine theta having a value of, let's say, 0.5? Okay, so ano yung value ngayon ni theta? Is our theta? Okay, si theta, of course, is equals to your 30 degrees. Okay, sine 30 degrees, ibig sabihin, ay gawin natin white. Okay, sine 30 degrees is equals to 0.5. Kaya ang tanong, si 30 degrees lang ba ang magbibigay ng 0.5 na value kay sine? So, maraming pwedeng maging angle na magbibigay ng 0.5. Now, for example, yung 1 complete revolution which is 360 degrees plus 30, 390. Pwede rin yan. In 1 complete revolution, paikutin mo ulit ng isang complete revolution, pwede rin yan. No, dito na lang sa 30 degrees. No, if we're going to plot it in the Cartesian coordinate system, ito siya. Yan yung 30 degrees. So, meron din another 30 degrees dito, no? By geometry nyo, yung vertical angle. Okay, pero, pag kinuha ko yung kabuuan nito, okay, anong mangyayari? This is 180 plus 30 is 210. Tama ba? 80, 90, 210. So, yung sine 210 is, okay, negative nga lang. But still, pinag-uusapan natin is the value of 0.5. Ano ibig sabihin? Hindi ko pwedeng kunin si 390 kahit 0.5 yung sasagutin niya. Hindi ko rin kukunin si 210 kahit negative 0.5 pa yung sagot niya. Or let's say 0.5, huwag niyo muna isipin yung negative. Itong negative kasi na to, it only pertains that the angle is located at the third quadrant. So, tama yung mga sagot na yan, pero ang pinaka-simplified or pinaka-lowest term, kumbaga sa algebra or sa math, is the 30 degrees. So, acute angle. So, lagi ang kinukuha natin sa angle is the acute angle. No, parang sa fraction yan, hindi ka pa pwedeng magsagot ng 2/4. Oh, tama yun, 2/4, but the right answer is
one half. No, kailangan naka lowest term. So ganun din ang angle. Kaya ang kinukuha natin is the yung acute angle. So again, going back on the figure. So kahit saan dyan na angle pwedeng kunin, so kinuha ko lang model yung nasa taas. Let's say, yung nasa taas, yun yung acute angle. So again, mahirap malaman kung yun nga yung acute angle. So yung nasabi ko sa inyo in the previous topic, di ba? Tayo, nakukuha natin sometimes yung tamang sagot sa pamamagitan ng mali at po-prove natin na mali para maging tama. So, ganun din dito. Kung ito yung huhulaan natin siyang for the meantime na acute, a-assume natin na ito ay mali, na ipoprove natin na hindi yan yung acute para maging tama. Okay, so let's continue para mas lalong maintindihan. Okay, so ayan yung dalawang function natin, no? Angle between two curves, not two lines. So if we're going to apply yung ginawa ni Newton about in finding for the derivative of functions, yung line, yung curves na yan, gagawin natin siyang tangent line. So ganun din, bawat angle, o bawat curve pala, I mean, sa bawat curve, eh, this is the point of intersection, no? Gagawa ako ng dalawang point ulit, tapos i-connect ako siya, no? Para maging tangent line for the curve 1. Again, point of intersection, another curve. Didikitin ko rin halos. So, magkakaroon ulit ako ng another line. So, yun yung parang magiging tangent line. Okay, so para mas madaling intindihin. Okay, so if that is the angle between the two curves, so yun yung in-explain ko kanina, no? Making the curves be a tangent line. So, syempre, kung tangent line yan, hindi yan yung inahanap nating angle. But, applying limits again, okay, yan na yung lumalabas na nagre-represent sa curves. So, again, ma-apply lang natin yung formula ni slope pag in-applyan ng limits. No, yun yung derivative. So, that is now the angle between the two curves pag in-applyan ng limits. So, yan na yung angle ngayon na hinahanap natin. Okay, now, in solving for that angle theta, kukunin natin yung relasyon ng bawat lines, angle ng lines. Yung angle, lagi yung tatandaan, is measured always with respect sa horizontal. No, itong horizontal ha, ulitin ko. Ang angle ng bawat lines minimeasured with respect sa horizontal. So, yung angle theta is different from the two angles, kasi yung two angles, let's say alpha and beta. Angle alpha and beta measured with respect sa horizontal. So, ang hinahanap natin is the angle theta. Angle between the two curves na naging angle between the two lines. So, paano ang ano magiging relationship ng tatlong angle na yan? Where theta is equals to beta, angle beta, minus angle alpha. So, magtatanong kayo, sir, paano nangyari yung ganyang relationship? Automatic ba na laging theta is equals to beta minus alpha? So, sabi ko sa inyo, depende pa rin yan, no? Kasi depende kung saan nyo kukunin yung angle theta. No? So, pwede kasi yung theta manggaling dito. Ayan na yan. Okay. Yung angle na yan ay equal rin sa angle na to. No? Hindi na kasi siya curve. No? By vertical angle kung tawagin. Yung angle theta ay equal na rin sa angle na to. Okay. So, ang pinag-uusapan, paano nakuha itong formula na to? Okay. Kasi medyo hindi clear yung kanina. No? Yung, okay, kung ganyan lang. Okay, so sige, let's explain more further and be specific. Okay, for your benefits. Okay, again, if this is our line, yung kaninang line, iniklian ko lang tong isa.
So, with respect sa horizontal line, so pinroject ko lang itong axis na x sa taas kasi ito yung point of intersection. This is the point of intersection. Okay, dyan ko ngayon pinroject yung horizontal, imaginary horizontal line. Now, if I'm going to get the angle of the first line, with respect sa horizontal, yan yung beta kanina. Now, ito rin yan yung kaninang angle sa baba. Ay, malito, yan din yun. Ay, sorry, ito rin yun. Ayan. So, iisa lang yan, ha? Yan si beta. With respect sa horizontal, do you agree? Pag-iisa lang naman yung line. With respect sa horizontal, with respect sa horizontal. So, that's our beta. Okay. Ayun, nakakasunod ha. Next. Yung angle theta, yan yung hinahanap. And, yung angle alpha. So, yung angle alpha, siya rin yung angle kanina na nandito. It is our angle alpha. Okay. So, nilagay ko lang lahat doon sa taas. Okay, so, naintindihan na, no? So, this view or graph, makikita na natin yung relationship ng bawat angles. It means that angle beta is equals to your theta plus alpha. No, nakapaloob sa beta, si beta kasi yung pinakasumasakop sa lahat, ay equal siya pag pinag-add natin si theta at alpha. So, doon nakuha natin yung equation, no? If we're going to, that we call this reform, yung theta, theta kasi yung hinahanap, we have beta minus alpha. So, yan na yung pinaka-equation ngayon natin. Diyan natin kukunin yung formula. Okay, so let's continue. If theta is equals to beta minus alpha, if we're going to get the tangent of both sides, no, yung left and right. So, magiging tangent theta is equals to tangent beta minus alpha. So, again, wala tayo sa algebra, ha? Meaning to say, hindi natin pwedeng i-distribute basta-basta or i-apply si tangent. Hindi siya distributive property na gagawin yung tangent beta minus tangent alpha. Okay, again, reminder lang, trigo tayo, hindi tayo algebra. Sa trigo, hindi basta-basta ina-apply ang formula or mga rules sa algebra. Okay, sa algebra, never natin may apply yung mga rules sa trigonometry. Okay, so nililinaw ko lang. Kaya hindi ninyo pwedeng gawin yan, no? Very wrong yan. Okay, so ano gagawin natin? A-apply natin yung identities. So again, reviewin nyo yung identities and I believe sa book ninyo, meron dyang ginawa ako ng mga basic identities na gagamitin natin. No, kasi sa second part ng differential calculus, after natin ma-apply na yung algebra, tapos application ng maximum minima, midterm exam. After nung midterm exam, okay, yun na yung a-apply na natin yung mga identities. Transcendental naman yung gagawin natin approach. Hindi na siya algebraic. Okay, so ano yung identities niyan? So ngayon, tanggapin muna ng maluwag sa kalooban na yung identities ni tangent theta or tangent beta minus alpha is tangent beta minus tangent alpha over 1 plus tangent beta tangent alpha. So, hindi basta-basta dinidistribute, ha? Okay. Siguro, na-notice nyo rin, no? Sir, ano yung dalawang parallel lines? So, yung tinatawag natin absolute value. So, bakit ba natin kailangan yung absolute value? Okay, by the way, ano ba yung absolute value? Absolute value means accepted both the positive and its negative equivalent. No, accepted yung kahit na anong sagot. Magpa-positive pa or negative, okay lang. So, pero, hindi ang
Hindi absolute value means absolute din. Pag sinabing absolute, sa halimbawa, nagbigay ako ng ang problem na tapos ang sagot ninyo negative. Eh, dapat ang sagot positive. Sir, absolute value ko na lang para sigurado ko natanggapin ninyo. So, hindi ibig sabihin ganun yun. Okay, may mga values or answers na accepted, mapapositive siya or negative. So, ano ibig sabihin? Okay, let's say sinabi ko, iho, okay, from our school, tumakbo ka papunta doon sa kabilang kanto. So, tumakbo naman to si student. Tapos, bumalik sa akin, sinabi, sir, ang layo po or distansya nung tinakbo ko ay negative 1 kilometer. Tatanggapin ko ba yon? Okay, sasabihin nyo, sir, hindi, kasi negative eh. Now, actually, tama yon. Mapapositive or negative ang sagot doon sa tanong ko, tatanggapin ko yon. Okay, bakit? Kasi 1 kilometer is 1 kilometer. Pag distance ang pinag-uusapan. Eh, sir, may negative eh. Ang binigay sa inyong sagot ay negative 1 kilometer. Ay katulad kanina, yung in-explain ko doon sa quadrant, no, yung sine 210 degrees is negative 0.5. Accepted yon. Kasi yung value lang naman yung tinatanong ko eh. Ano yung negative doon, di ba? Ibig sabihin, nakalagay lang siya sa third quadrant. Now, but still, the value of sine of 210 is the same as sine of 30 degrees, which is 0.5. Yung negative sa 210 degrees, it only shows na nasa third quadrant yung angle. So, yung distance din, kung negative, tatanggapin ko. Bakit? Malay ko ba kung ang ginawa ng batang inutusan ko ay tumakbo ng paatras? So, yung negative na sinabi niya, negative 1 kilometer, yung negative, sinsignify lang niya na tumakbo siya ng paatras. O kaya naman, pwedeng, imbis na from our school, going yung papunta sa kanto, binaliktad niya. Pumunta muna siya doon sa kabilang kanto at tumakbo pabalik sa school. So, yung pabalik, yun yung nag-i-indicate na negative. So, again, sa distance, pwedeng mapapositive, pwede rin mapa-negative. So, absolute value rin doon. So, sinasabi kasi nila, ang absolute value, kahit tanggalin na yung absolute, basta ipakita lang na positive. In general, kasi pangit naman tingnan na may negative. So, yun ang ibig sabihin ng absolute value. So, what else? Ano pa yung mga absolute values na tinatanggap? Okay, halimbawa, sa kuryente. Okay, sa kuryente, meron tayong tinatawag na AC and DC. No, DC, direct current. AC is alternating current. In direct current, usually, makukuha natin yan sa mga baterya. Okay, sa baterya, merong positive, may negative. No? May polarity kasi doon. Okay, so hindi pa pwedeng magkabaliktad yung lagay. Diba? Pag nagkabalik kayo ng lagay ng baterya, hindi gagana. Kasi dapat, yung positive sa positive, yung negative sa negative, hindi pa pwedeng magkabaliktad. So, hindi pa pwedeng maging absolute value doon. Kailangan specific doon. Kung positive, positive. Kung negative, negative. Okay. Pero sa AC, nasa may mga basic knowledge na sa kuryente. No, paano ba dinodrawing yung kuryente? Okay, same with voltage yung current. No? In again, Cartesian coordinate system, meron tayong tinatawag na sine wave. Sine wave. Kailangan din alamin nyo yan eh. Okay, yung sine wave, meron rin tayong positive dyan at negative. Okay, pero hindi yun yung polarity. Cycle yan ha sa AC. That is cycle. Na yung kuryente o voltae, umaakyat siya ng positive cycle niya tapos bababa rin siya ng negative cycle niya. Hindi siya polarity. So, anong ibig sabihin? Sa AC, ang kuryente pwedeng positive or pwedeng negative. Okay, ano yung pinakamagandang example doon para mas lalong maintindihan nyo? Sasaksakan ba ninyo sa bahay? Halimbawa, magsasaksak kayo ng electric fan.
Okay, meron ba tamang pagsaksak sa outlet? Ay, baliktad yan, hindi yan. Pag ganito, hindi. So, kahit anong pamamaraan pa ninyo sinaksak, tatakbo at tatakbo ang electric fan nyo. So, ibig sabihin, regardless kung ganito yung saksak or ganyan, kasi tanggap doon, mapapositive or negative. No? Kasi sa cycle ninyo, kahit naman positive or negative, it doesn't matter. So, absolute value din ang kuryente. So, yun yung mga pointers ninyo. So, intindihin nyo yung mga bagay-bagay. Kasi sa atin, sa engineering, hindi kayo pwede na walang pakialam sa mundo. No? So, lahat ng makikita ninyo, inaalam nyo kung paano nangyayari yan. So, yung tinatawag na curious minds, nung matanong, dapat matanong lagi tayo. Okay, so ito ngayon yung magiging pinaka-formula natin, absolute value. So, bakit magiging absolute value? Okay, ito na yung pinaka-topic natin, no? Bakit ba absolute value yung sagot? Kasi, again, sa Cartesian coordinate system, yung kaninang, okay, yung curve, no? Yung curve, tapos kinuha natin yung angle theta. Ano nangyari sa curve nung in-applyan ng limits? Okay, naging line. Oops. Naging line na lang siya. Okay, yung gantong line. Okay, hindi ibig sabihin na nag-intersect 90 degrees, ha? Kasi pag 90 degrees yan, normal lines na ang tawag natin doon sa tangent line. Yun yung unang topic ko, yung part 1. So, this is now a line that intersect but not perpendicular. Kaya meron tayo. So, pwede kasing ito yung kunin nating angle, eh. Kapag yan ang kinuha natin, we can say that this angle, or same with this angle, pwede siyang yun yung obtuse angle. Okay, dalawa kasi yung angle na pinag-uusapan na lang natin dito. Kung yan ay magkamuka, pwede siyang obtuse. Ito naman na angle na to, at saka to magkamuka, pwedeng maging acute. So, dalawa yung angle na klase na pinag-uusapan natin. Isang acute angle, angle greater than 0 but less than 90. Obtuse angle, greater than 90 but less than 180 degrees. So, sabi ko sa inyo kanina, ang kinukuhang angle ay acute. So, with regarding to this, halimbawa, yan yung drawing ko, no? Okay, hindi naman magiging accurate yung drawing ko. Kukunin ko yung acute angle, pwedeng yung angle sa taas, assume ko, pero sa figure na to, mukhang hindi naman yan yung acute. So, pwedeng ang kunin ko yung nandito. So, same formula pa rin to, pero, okay, pwede kasing maging acute pag acute positive. Pwedeng yung nasa taas, pag obtuse negative. So, bakit ba naging negative yung angle ng obtuse? So, kasi yung slope niya, okay, ay negative. Okay, kaya, both accepted naman yung angle kasi sinabi lang naman angle between two curves. Kaya, in absolute. No? Yan yung sa mga libro. Okay, but, take note of this. Pag ang pinahanap sa problem ay acute angle, kailangan ninyong maging specific. Kailangan ang makuha ninyo ay less than 90 degrees and at the same time, positive. Okay, so hindi ko tatanggapin yung negative na sagot doon. Pag nakalagay specifically sa angle, find as a problem, find the acute angle between the curves. Kailangan doon maging specific kayo. So, hindi ko tatanggapin yung absolute value doon. Kailangan ang lumabas sa angle ninyo ay positive. So, reminder lang yan. So, kailangan natin i-analyze. Eh, sir, paano mangyayari ngayon dito? Eh, sabi nyo, manghula kami kung saan dyan yung angle. Eh, paano kung nahulaan namin yung obtuse yung nasa taas? So, pwede bang negative yung sagot? Tapos gagawin na lang namin positive? Hindi. So, kailangan ipakita sa graph ninyo na, ay, ito ay negative, hindi ito. Kasi, obtuse yan. Kailangan palang na-solve ko ay yung kabila.
acute. So, pwede ba nating malaman agad kung alin dyan yung acute, alin yung obtuse? Yes. Sa simula, pwede nang malaman agad. So, yun yung ituturo ko rin sa inyo na hindi naman na ituro sa ibang books. So, sa book natin, okay, naituro ko rin yun. Kaya, basahin yung book, ha? So, let's continue. So, since tangent beta is considered as slope, di ba? Lahat ng tangent angle ay slope. So, slope kasi to. Si tangent, slope rin to. Okay, so para hindi malito, pwede kong gawin siyang M1 or pwede rin siyang M2. Ito rin, pwedeng M1 or M2. Ano ibig sabihin? Pwedeng maging slope 1 to ni line 1. Pwedeng ito ay maging slope 2 siya ni line 2. Or pwedeng vice versa, pwedeng magkapalit. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Kailangan alam agad natin kung sino yung slope 1 para kay line 1 at sino yung slope 2 para kay line 2. Para hindi na natin gamitin yung absolute value. Na kung ano yung kinuha nating angle, malalaman agad natin kung siya ay obtuse or acute. So, yun yung pag sinabi sa problem, find the acute angle, kailangan ang masolve agad natin yung positive, less than 90 degrees. Pag sinabi sa problem, find the obtuse angle, kailangan ang masolve agad natin angle, yung greater than 90 degrees. So, possible yun. Yun yung magiging pinaka-pag-uusapan natin. Now, since tangent of any angle is the slope, yan yung magiging formula natin. No? M2 minus M1 or pwedeng M1 minus M2. M2 yan, ha? Kasi if the case that M2 is greater than M1, yan, positive. But si M1, kung si M1 naman ay mas malaki kaysa sa M2, magiging negative. So, pag negative, obtuse. Pag positive, acute. Okay, so ito na yung magiging formula natin. Tangent theta is equals to M2 minus M1 over 1 plus M2 M1. So, nakuha natin yan sa identities. Okay, now we're going to proceed for the example. Okay, so may note lang ako doon, no? Where M2 is slope of the terminal side. Si M1 naman ay slope of the initial side. Okay, ano ba yung ibig sabihin ng terminal? Ano yung ibig sabihin ng initial? Okay, so before tayo pala mag-example, no? Kailangan natin maintindihan to. Okay, yung terminal, ano ba pagkaintindi? Hindi siya yung pinakahangganan, ha? Kasi minsan, sumakay ka sa terminal ng bus, ay iniisip mo kung saan talaga nakapark yung bus. Yung terminal. No, yung parang iniisip mo yung terminal, yun yung simula. Kasi doon ka sasakay. Hindi. Actually, yung terminal, yun yung pinaka-last. Diba? Kasi saan ba nagpa-park yung bus? Sa terminal niya. So, doon siya nahihimlay. Lalo ng Tagalog. Doon siya nag-i-stop na pinapark na niya sa terminal nila. Kaya natataon lang na paggising mo sa umaga, papapasok ka at luluwas ka ng Manila, doon ka sumasakay sa terminal. No? Pero hindi yun yung simula. Ang terminal yun yung end. Kaya M2 yung designation natin doon. Tapos si M1 naman, siya naman yung initial. So, paano yung gagawin ngayon natin? Okay, a-apply ngayon natin yung tinatawag natin left-hand thumb rule. Okay, paano yung left-hand thumb rule? Sa left-hand thumb rule, okay, so ito-drawing ko lang ulit. Yung kanina. Oops. Nating white. Okay, tapos meron tayong okay, yung ano ulit, no? Yung curves. Okay, so halimbawa, ito yung kinuha nating angle. Gagawin ninyo sa left-hand thumb rule, okay, magsasign kayo ng okay. No, yung naka-approve, thumbs up, kumbaga. Yung thumbs,
ilalagay ninyo, itututok ninyo dito sa gitna. No? Okay, di ba? Yung thumb nakataas, tapos yung apat na daliri ninyo magkakasama. So, pag si thumb, tinuktok ninyo dito sa point na to, yung apat na daliri ninyong magkakasama naman, yun yung parang magiging arrow. So, again, susubukan ninyo sa screen, ha? Itutok ninyo yung thumb ninyo dito sa point na to, tapos yung apat na daliri ay magiging arrow nyo. So, ito yun. So, paikot. Anong manner niya? In counterclockwise direction. Na para kayong nagbubukas ng pinto using your left hand. So again, yung thumb, itutok dito. Tapos, yung apat na magkakasamang daliri, yun yung arrow. So kung nasaan yung arrow, yun yung terminal. Okay, so ibig sabihin, ito yung dito natin kukunin sa equation na to, yung F sub 1. Yan yung initial. Yan natin kukunin sa M1. Or yan yung Y prime sub 1. No? Kasi yung slope ay first derivative. Tapos dito naman sa kabila, ito yung F sub 2 natin, a function. Yan natin kukunin yung M2. Or yan si Y prime sub 2. No? Kasi parang lumalabas, ito yung Y prime sub 2 minus y prime sub 1. O, ito yung pinaka y prime natin. Okay, so nakakasunod ba? Okay, what if kung ito naman ang mangyayari? Okay, so same tura rin tayo ng graph. Okay, tapos ito yung hinahanap nating angle. Medyo nalakihan ko. Ito si theta. Okay. Nasaan naman dyan si terminal? Nasaan naman dyan si initial? So again, left hand thumb rule, apply natin. Okay, point of intersection, itutok si thumb. Tapos paikutin in counterclockwise direction. Yung apat na daliri, na parang pataas ngayon mangyari, ito yung arrow. Yan yung apat na daliri. Yan ngayon yung terminal. So kabaliktaran nung kanina. So, ito ngayon yung magiging F2 function natin, siya si M2 naman. Kabaliktaran nung kanina. Tapos, kung saan nagsimula si arrow, ito naman yung magiging F1 natin, no? Itong part na to. Ito naman si F1 or siya si M1. Okay, so dyan pa lang, malalaman na natin yung tamang angle. Pag sinabi sa problem ay acute at obtuse by following the terminal and initial, eksakto nating makukuha kung sino ba talaga si acute angle at sino si obtuse. So, hindi ninyo kailangan manghula. Kaya hindi natin o hindi ko tatanggapin yung sagot na absolute. Kailangan kay eksakto, precise. Kung positive, acute angle. Kung negative, obtuse angle. Okay, so sana naintindihan nyo na kasi i-apply ngayon natin yan sa example. So, let's proceed. Okay, example. Find the acute angle of intersection between the curves. So, paano ngayon natin kukunin ngayon? So, kailangan ninyong i-drawing yan. Kasi pag hindi nyo i-drawing, ano gagawin ninyo? At kung may magiging sagot kayo, solution ng sagot, saan nang galing? So again, tawag ko doon, magic. Hindi po pwede yun, ha? So kailangan nating i-drawing dalawang equation na to. Ito at saka to. Tapos pag in-drawing ngayon natin yan, makikita na natin yung angle kung saan between the curves na saan natin kukunin. So itong x squared minus 8 y, let's say this is our equation 1. Sorry, equation 1. Pero hindi ibig sabihin, dyan kukunin si M1, ha?
Kasi gaga-apply natin yung terminal and initial. XY is equals to 8 is equation number 2. Okay, pwede magkapalit yan mamaya. Okay, yung equation 1, yan ay parabola. No, kaya nga, importante yung napag-aralan ninyo sa analytic geometry. No, kasi pagka hindi nyo alam yung equation na yan, magmamano-mano kayo yan. So, ano ibig sabihin mano-mano? Pwede pa rin i-drawing yan. Hindi ko naman sinasabi yung pinaka-accurate drawing, yung exact. Pero as much as possible, ma-drawing nyo yan para malocate natin kung nasaan yung angle. So, ano ibig sabihin ng x squared is equals to 8y? Parabola yan eh. No, ang pinaka-itsura niya pag drawing natin. Okay, ganito. Okay, so vertex niyan nasa origin. So kung hindi kayo familiar doon, okay, mano-mano method yung gagawin niyo. So paano yung mano-mano method? Okay, so the drawing niyo, paplot niyo ng using points. So again, at x squared is equals to 8y. So mano-mano gagawin niyo x versus y. Mag-a-assign kayo ng mga values. Okay, let's say, if y is 0, both positive and negative yan, ha? Kuha tayo ng ilang samples. If y is 0, if y is 0, 8 times 0 is 0. X squared, pag in-square root natin, still x is 0. Kaya ganito gawin ninyo. Y is equals to x squared over 8. Para madaling masolve. Kaya naman, pwede rin x is equals to square root of 8y. Bahala kayo. Para madaling ninyo masolve. Okay, so let's say if x is positive 2. Okay, tingnan nyo dito ha. Since naka-squared naman si x, mapapositive or negative, it doesn't matter. Kasi negative 2 raised to 2 is positive. Negative raised to 2 is positive, no? So, laging positive siya. Kaya it doesn't matter kung positive or negative, kung ito yung susundin natin. So, 2 raised to 2 is 4 divided by 8. Okay, ano sagot? 4 divided by 8 is 1 half. 1 half din to. Okay, sa substitute nyo lang bago ni 8, ni x. If x is 2, so dito nyo lagay, 2 raised to 2 is 4. 4 divided by 8 is 1 half. Again, si 2 mapapositive or negative is 1 half. Okay, so let's say si x naman, if x is 4, okay, so negative 4 din, doesn't matter kung positive or negative. So 4 raised to 2, 16. 16 divided by 8 is 8. Tapos, ito-drawing ngayon natin yan. So, hindi siya line, ha? So, pag sinabing hindi siya line, curve, lalandian ninyo yung connecting the points. So, let's say 0, 0, ito yun. Okay, tapos, x is 2. Say, dilitan ko lang. 2, negative 2, negative 4. As 4. If x is 2, mapapositive or negative, si y ay 1 half. Say this is 1, this is 1 half. Ito yun. Y. Yan. If x is 4, y is 8. 1, 2, 3, 4, let's say this is 8. Ano ba? Walang yan. Na. Tapos, connecting the dots, sabi ko, hindi siya line, hindi pa pwedeng straight line gagawin niya dyan, ha? Hindi kasi siya line. So, if we're going to connect that, na may lande, may curve siya, yun.
So, iyan yung parabola. Okay? Tapos yung kabila naman, at xy is equals to 8, pwedeng gawin natin ay y is equals to 8 over x. Okay, so x versus y. Okay, itong equation na to, yung second equation, siya ay hindi na under ng analytic geometry, no? Kaya hindi na natin manumanong isusolve yan. Ay, hindi natin mamememorize, kaya manumanong isusolve yan. So, okay, lagay ulit tayo ng mga samples. So, both positive and negative value na x. So, if x is 0, sumunan natin, any number divided by 0 is undefined. So, undefined yan, hindi po pwede ha, hindi 0. Kung sinabi nyo 8 divided by 0 ay 0, nako, dudukdukin ko kayo, mali yun. Pag ang denominator ay 0, undefined, indeterminate yung form. Okay? So, hindi po pwede. If x is, let's say, medyo lakihan natin para hindi ano sa graph. If x, let's say, is 2. 8 divided by 2, y is 4. Okay, so iba rin ang usapan kung negative siya. Hindi kasi naka-square katulad ni equation 1. So, sagot dito ay negative 4. Ay, mga whole value lang yung sasagotin natin. Okay, so pasensya doon ha. Ito mahawag. So, let's continue. So, if x is, let's say, 4 naman, is negative 4. Okay, our y is, okay, 4, 8, 2. Negative 2. So, kung ito drawing natin siya, okay, so let's say x is 2, y is 4. If x is negative 2, y is negative 4. If x is 4, yung kanina. Cut na natin yung point. Okay. If y is 2, sorry, if x is 4, y is 2. If x is negative 2 and negative 4, y is negative 2 and okay, so anong gagawin ngayon natin? Connecting the dots. Okay, on the positive side, natin green. So, I'm going to connect this one. Kulang kasi yung graph natin eh. Yung points, magiging ganito yan. Okay, tapos ito naman. Magiging ganito naman yan. So, ano ibig sabihin sa part na yan? Hindi pa pwedeng maging 0 si x kasi magiging undefined. So, ito yung parang lumalabas na asymptote. Okay, ano yung asymptote? Ganda pakinggan, no? Asymptote, kung tawagin yan. Okay, a line that touches but not really touch. Ibig sabihin, guide lang siya. So, ibig sabihin,
halos didikit na itong si graph kay line pero hindi didikit. Halos didikit na si line kay graph pero hindi didikit. So, yan yung tinatawag na asymptote. Okay, so bakit naging dalawa yung graph? So, ito yung typical na equation na discontinuous. Okay, so sa differential calculus ninyo, take note of this again, ang sinosolve kasi natin lahat ng equations para ma-derive, it must be continuous. Yung totoo talaga niyan, bago kayo mag-derive, i-check nyo muna kung continuous or discontinuous. If the equation is discontinuous, walang derivative yun. Kailangan continuous. Kaya yun ang first step talaga. Pero yung mga isasolve natin kasing equations na to, we're going to assume lahat yon ay continuous. But in this example, discontinuous siya sa ang point at x is equals to 0. So kaya pag discontinuous na malabas isang equation, dalawang graphs. So yung graphs natin ngayon, isa sa first quadrant, isa sa second quadrant. So hindi naman ngayon, yan ang importante kasi ang hinahanap ngayon natin is the angle between the two curves. So nasaan ngayon yung angle na hinahanap doon? Okay, on the first equation, okay, parabola siya. So, i-rewrite ko lang, ha? Ayun siya, sabi ko, hindi naman eksaktong-eksakto yung drawing, pero may idea kayo kung ano yung sinasolve. Titingin ko lang. So, ito yung parabola. Tapos, sa second equation, dalawa kasi. Isa sa third quadrant, at isa sa fourth quadrant. Okay, so yung sa third quadrant, neglected, hindi siya kasama. Yung sa third first quadrant lang ang kasama kasi doon nag-intersect si equation 1 at si equation 2. So, pwede ngayon natin kunin yung angle between two curves. Pwede dito sa taas, ito si theta, or pwede rin dito sa baba. Okay, sa gilid pala. So, ang tanong, saan kaya dyan yung acute angle? O, wala naman sinabi dito, find the acute angle. No? Pero, ang kukunin ngayon natin is the acute angle. Meron palang specific, find the acute angle. So, sa drawing natin, hindi natin alam kung sino dyan yung mas maliit. Yung nasa taas ba o yung nasa gilid. Kasi in-assume ko lang naman yung drawing na yan. No? Hindi na yan yung pinaka-exact. Okay, so halimbawa, gusto ninyong piliin, mukhang mas maliit yung nasa gilid. So yun yung isolve ngayon natin. Okay, yung nasa gilid. Okay, pag lumabas sa solution natin, no, apply natin yung terminal at saka initial eh. Pag lumabas sa solution natin ay negative, ibig sabihin yung angle na sinolve natin na yan ay obtuse. Hindi siya yung acute. So, anong gagawin para maging acute? Ima-minus nyo lang sa 180 degrees. No, pero hindi tayo gagamit ang absolute ha, na sagot. Okay, ngayon, pag lumabas sa sagot natin mamaya ay positive, ibig sabihin, acute, tama yung pag-a-assign natin kung nasaan yung angle theta sa graph. Okay, so nakakasunod. So, pwede na ba nating sagutan yung pinaka-problem ngayon? So, again, ano yung formula natin? Our formula, we have tangent theta. Ito lang tayo. Is equals to m2 minus m1. Okay, kung ayaw nyo gamitin si m2, siya si y prime sub 2, first derivative, y prime sub 1. Yan ang ibig sabihin, over 1 plus m2 times m1. Or, again, y prime sub 2 times y prime sub 1.
So, we need to solve first, o alamin muna natin kung sino yung terminal at sino yung initial. So, again, applying the left-hand thumb rule, point of intersection. Okay, ito yung titingnan natin, ha? So, point natin yung thumb ulit, tapos arrow, ito yung arrow. So, yan yung magiging terminal. So, ito si M2. Dito natin kukunin. Okay, kaninong equation ba yung M2 na yan? Okay, yan yung kay parabola. Kay X sub 2 equals A2Y. Yan si M2. Yan yung i-derive natin mamaya. At siya si M2. Tapos, yung initial naman, si M1 naman, ito. Si M1. Kaninong equation yan? Ayan, ang equation ni yung discontinuous. Si X sub Y equals A. Okay, so, alam na natin yung terminal at yung initial. So, kunin muna natin si terminal. So, solving for the terminal, before M2, at kukunin natin kay X squared is equals to A2Y. So, let's derive. So, implicit tayo, ha? So, if we're going to derive, okay, using implicit na, diretso na, d over dx. So, derivative ni x squared is 2x. And derivative ni base, which is x over dx. Okay. Which is 1. Okay, nare-recall ko lang sa inyo yan. Kasi implicit, baka mali to. Si 8, constant. Tapos, derivative ni y with respect kay x. Or dy over dx, or we can say it is our y prime. Or y prime sub 2. So, meron na tayo. Rewrite ko lang. Y prime sub 2 is equals to 2x over 8. So, inayos ko lang siya. Where also equals kay x over 4. Okay, that is our y prime sub 2. Now, for M1 or slope 1, at kukunin naman natin kay xy is equals to 8. So, derive na rin natin implicitly with respect kay x. So, we have kay product rule to, no? X. Oops. We have x times derivative ni y, y prime. Yan si 1. Plus y times derivative ni x is 1. Equals derivative ni constant, 0. So, sinusolve natin si y prime sub 1. Since this is 0, lipat ko na si y, negative y. Tapos, di-divide ko si x. Okay, na nakasunod. So, meron na akong y prime sub 1. So, pwede na nating i-substitute dito sa equation na to. Okay, pero, syempre, kailangan natin ng value ni x and y. Ano ba yung x and y? Ito yon. Yung coordinate ng point of intersection. So, we need to solve for the coordinates or yung points ng intersection. Okay, solving for the point of intersection. Solving. Or. IP na lang, ha? Intersection point.
Ay, ano yung intersection point? X and Y. Paano ba natin gagawin? Okay, we're going to equate the two equations. Ano-ano yung mga two equations? Yung una, X squared is equals to 8Y. Ano siya si equation 1? Tapos, si XY equals 8, which is equation 2. Bigyan natin kukunin, no? Algebra tayo ngayon. Resolving for equation for X and Y on equation 1 and 2. So, si equation 2 kasi pwede natin gawing katulad kanina, no? Para mas mabilis, Y is equals to 8x. We're going to apply the method of substitution. So, kailangan ganito yung solution nyo para hindi ako malito pag na-check. Substitute, kailangan may description kasi. Equation 2 to equation 1. Okay, so, ito si equation 1, x squared equals 8. Papalitan natin yung value ni y. Okay. Galing sa equation 2 where y is 8 over x. Okay, so 8 times 8 is 64 over x. Tapos cross multiply natin, x times x squared is x cubed equals 64. Okay, so pag kinuha natin yung cube root, so the value of x is what? 4 times 4, 16, times 4, 64. So we have 4. Okay, so that's the value of our x. Now, if we have value of x, we can now substitute x in equation. Okay, so ang nakalabas na na y is 2. Okay, where y is equals to 8 divided by x, where x is 4. Okay, therefore, y is equals to 2. So, yung point of intersection is located at 4 and 2. Okay, so pag chinek nyo sa drawing, okay, makatotohanan, no? Kasi si x daw ay 4. Pwede 1, 2, 3, 4. Tapos si y naman, 1, 2. Okay, so malachecheck nyo naman agad eh. No? Kung mali yung, tama yung graph, mali yung solution nyo sa point of intersection, magdududa kayo. Kailangan kahit na estimate, may accuracy pa rin tayo. Ano? Kaya nga pag sinabi, anak, paki, ano nga to, pakitansya. Sa atin, pinapatansya. Kasi pwede tayo manansya na hindi hula. Yung tansya natin, okay, may 90% na tama. No? Kaya paano kaya kung ang babae ang engineering? Eh, meron na silang gut feeling eh. No, pag nagduda babae, patay na. Eh, engineering student pa or engineer pa. Nako, yung 90%, 100% na tama sila lalo. Huwag lalaki ulo girls, ha. Okay? So, meron na tayong point of intersection. We can now substitute for the value of y and x. So y prime, continue tayo. So y prime, na, ito ko na yung lagay. Mili tayo ng kulay. Ito. So, value ngayon ni y prime sub 1. Our y is 2 over si x ay 4. So, si y prime sub 1 ay equals kay 1 half. Tapos, si y prime sub 2 naman
We have x over 4. So, si x na lang yung may value na 4. Kasi constant na yung 4 sa ilalim, which is equals to 1. So, pwede na natin i-substitute dito sa equation na to. Okay, so substitute na natin. So, we have tangent theta. Equals M2 is 1 minus M1 is 1/2 divided by 1 plus M2 is 1 tapos si M1 ay 1/2. Okay, so nilalagyan ko ng bubbles, no? Kasi complex fraction siya. Okay, negative pala to, ha? Mga nagkamali. Kasi may negative tayo. So, kailangan matalas ang mata. Hindi sa pangungopya. Negative. So, gamitin ang calculator. Yung scientific calculator, gamitin. So, requirements rin natin yan. Sa pagiging engineering student, avail kayo ng scientific. Ibig sabihin scientific, yung parang nagtatype lang kayo, dot matrix. At advice ko sa inyo, bilhin ninyo Casio. No, kasi may mga different brands, ngayon medyo magulo. Kasi minsan, sa cellphone na Sharp, yung Sharp medyo ano yan, di user-friendly yan eh. Nauuna yung function bago yung values. So, dapat user-friendly, which is Casio. So, yung Casio na yan, magagamit ninyo yan the rest of your life. No? Pagka-graduate nyo ng engineering, buhay pa rin yung calculator na yan. So, scientific. Pag hindi nyo kasi ginamit yung calculator ninyo scientific, magiging sayang, sayang, typic na yan. So, kailangan gamitin, ha? So, sa scientific calculator, pwede nyo nang i-type diretso to. Pero, dapat matuto kayong gumamit ng parenthesis. No, so, sa calculator ninyo, okay, pwede nyo lang sabay-sabay yan, equal sign na lang ang gagamitin, eh. No, yung 1, so, ito lang, minus negative 1/2. Okay, na-type nyo mismo ng ganon. Okay, lagyan nyo pa rin ng open and close. Para isang equal sign na lang yan. Tapos, divided by, ka-type sa calculator ng ganyan. Yung 1 plus 1 times 1/2. Lalagyan nyo rin ng open and close. No, para isang pindutan na lang ng equal sign. So, yan yung pinakamasarap sa scientific na dot matrix kasi isang pindutan na lang ng equal sign. So, magiging sagot, pag pinindot yung equal sign, ay positive 3. So, yan yung slope. So, pag kinuha ninyo ngayon yung angle theta, so, theta, so, apply nyo na yung inverse. So, we have arctan, okay, yung ginagamit natin eh, of 3. Shift tan, ibig sabihin nun. Ipipress ninyo, okay, press ninyo yung button na shift sa calculator. Tapos, yung tangent na button. Ayan. Tapos 3. Okay, kaya lalabas sa calculator nyo ngayon yung gantong itsura. And so, ganun magiging itsura niya. So, pagka-press ninyo ng equal sign, okay, lalabas dyan, may value, no? Parang 71 something. So, yung 71 something na yon, something yan eh. Okay, ipipress nyo yung DMS. Okay, kung hindi DMS yung nakasulat sa calculator nyo, yung symbol na ganito. Yan. Degree to, degree.
minute, and seconds. So, kasi angle ang pinag-uusapan, kailangan naka-degree, minute, and seconds. So, lalabas dyan 71 degrees and 34 minutes. Yung seconds, kayo na bahala mag-solve, no? Point something, kung anong seconds yan. So, this is our final answer. Okay, so tama ba yung angle na inassign natin na acute? Yes, tama to. Kasi kung dito natin na ilagay sa taas yung angle kanina, tapos ang lalabas dito ay negative, ipa-plus nyo lang kasi negative sign, ipa-plus nyo lang 180 degrees. Ito rin yung lalabas na 71 degrees and 34 minutes. Kaya pag ito na ilagay, mali, papaprove natin na mali nga para maitama. Okay, pero dahil nag-initial and terminal tayo ngayon, kaya naipakita natin na itong in-assume natin ay acute angle na nga. Okay? So, yan yung part 2 natin. The angle between the two curves. Okay, so yan yung medyo magulo na part. Okay? So, sana naintindihan ninyo yung discussion natin. So, we're going to have again another topics or topic maybe isa na lang muna ulit for this week. Pero, tinitingnan ko kasi yung nag-view doon sa video natin. So, kulang kasi. Parang ilan na ba estudyante ko? Bakit konti lang nag-view? So, medyo mamonitor ko kayo doon, no, na yung iba, hindi ko alam kung ano pinagkakaabalahan ang haba ng vacation before. So, alam ko, naiintindihan ko naman, no, dahil bumagyo, nawalan ng kuryente or internet, pero tandaan ninyo, hindi hadlang yung mga ganung bagay. Hanggat maaari, kailangan ninyong mag-aral at magbasa-basa. Yung iba nakabili ng book, kaya ganyan dyan sa book lahat ng dinidiscuss ko. Tapos pwede naman kayo mag-message sa akin, no? Pwede kayong mag-leave ng message sa messenger ko. Kung hindi ko man agad nasasagot ng dali-dali, anong mabilisan, pero tinitiyak ko na sasagutin at sasagutin ko yon. Okay, I hope na mag-aral kayo mabuti kasi malapit na yung midterm exam. So, ang midterm exam before Christmas, tapos mabilisan ulit yung discussion na yun, no? Kasi baka hindi extend yung pasukan natin. Yun ang mahirap na maganda o maganda na pangit doon sa college, kung alin lang yung matatapos natin na discussion, yun lang. Hindi pwedeng sabihin, ay okay na yan. Ibig sabihin, yung kakulangan nun, kayo ang magpupuno. Hindi katulad nung high school or elementary kayo na kailangan matapos lahat, kaya nagme-makeup class kayo. Sa college, hindi. Kaya I see to it na madiscuss ko lahat hanggang maaari. Tapos ganito pa yung senaryo dahil sa COVID. Kaya please, operate, mag-aral kayo. Alam kong medyo relax-relax kasi wala kayo sa school. Pero kung gusto talaga mag-engineering, panindigan, gampanan, kayo mag-aral. Simple lang naman. Kung gustong pumasa, of course, mag-aral. Kaya nga tinawag kayong mag-aaral. Kung gustong mag-relax, ayaw mahirapan, huwag kayong mag-basa. Huwag kayong mag-aral. Ang sarap ng buhay nyo, tambay kayo. Okay, so reminder lang naman yon. So again, sa mga hindi pa nag-subscribe, okay, please do like. Tapos, i-share nyo na rin para dumami yung subscriber natin. Para sa mga may kakilala na nag-aaral din ng engineering,
Sana makatulong rin yung video natin. Okay? So, kahit siguro sa mga kamag-anak nyo, pa-subscribe nyo na rin para dumami. Who knows, no? Diba? Dumami yung subscriber natin. Okay, so again, thank you, God bless, and study well.